Dahil sa isang napakahalagang tugon ni Maria sa paanyaya ng Diyos, naganap ang plano ng Ama na ang kanyang bugtong na anak ay magkatawang tao. Dahil sinabi ni Maria sa Diyos sa pamamagitan ng anghel, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Parang sinasabi na rin ni Maria, oo, ang tugon ko sa nais ng Diyos na mangyari sa akin. Oo, ang tugon ko na ako ay maging ina ng Diyos. Si Maria ay sumagot ng oo sa kalooban ng Diyos. Isang napakahalagang tugon, oo. Kaya nga masasabi natin na si Maria ang babae ng oo. Mary is the woman of yes. Basta sa Diyos ang tugon ni Maria, oo. Oo sa kalooban ng Diyos, oo sa plano ng Diyos. At ang oo ni Maria ay hindi lamang sa simula, hindi lamang sa tagpong ito na narinig natin sa Ebanghelyo. Ang buong buhay ni Maria ay isang buong buhay ng pagtugon ng oo sa Panginoon. Kaya nga maging hanggang sa Kalbaryo, noong nakatayo siya sa paanan ng krus ni Kristo, habang nakikita niya na ang kanyang anak ay nahihirapan, at habang nakita niya na ang kanyang anak ay namatay, ang tugon pa rin ni Maria ay oo. Basta sa Diyos at basta sa kalooban ng Diyos, oo at oo ang tugon ni Maria. Mga minamahal na kapatid, sana ganoon din tayo. Kung ano ang gusto ng Diyos, sana oo din katulad ni Maria ang tugon natin. At sa mga bagay na makadiyos, sa kabutihan, sa kabanalan, sa tuwid at marangal na pamumuhay, sa katotohanan, sana palaging oo ang tugon natin. Katulad ni Maria, tayo rin nawa ay maging sambayanan na hindi takot sumagot ng oo para sa Diyos at para sa mga gawain ng Diyos, para sa kalooban at sa plano ng Diyos. Sana malakas ang loob nating tumugon katulad ni Maria. Oo, Panginoon. Oo ang tugon ko sa plano mo. Bagamat ang narinig natin na tugon ni Maria ay oo, sa katotohanan, si Maria ay tumugon din ng hindi. Sa pag-oo ni Maria sa kalooban ng Diyos, sinasabi rin niyang hindi sa kanyang sariling mga plano. Alam naman natin na nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose. At katulad ng mga kabataan na ikinakasal, marami rin naman silang plano sa ibubuuin. Pero dumating ang ibang kalooban ng Diyos para sa kanila, at sa pagtugon ni Maria ng oo sa kalooban ng Diyos, sinasabi rin ni Maria, hindi na ang tugon ko sa sarili kong kalooban. Sa pag-oo ko sa plano ng Diyos, hindi na ang tugon ni Maria sa kanyang sariling mga plano. Para kasi mapanindigan ang oo, mahalaga din na tumugon ng hindi. Sa pagtugon ng oo sa Diyos,
marami ring hinihindian. Hindi kasi pwedeng umoo at wala tayong lakas ng loob na sabihin hindi. Magiging totoo lamang ang ating pag-oo kung naninindigan tayo sa pagtugon ng hindi. Katulad ng isang taong ikinakasal, at kapag ikinakasal ang isang tao, tinatanong siya, nangangako ka bang mamahalin mo ang babaeng ito o ang lalaking ito habang buhay? At sumasagot siya ng oo, nangangako ako. Nangangako ka bang magiging tapat hanggang sa wakas ng iyong buhay? At sasagot siya, oo, nangangako ako. Kasama ng pagtugon ng oo, sinasabi rin niya, dahil oo ang tugon ko sa pinapakasalan kong ito, humihindi na ako sa marami pang ibang lalaki o marami pang ibang babae na pwede kong mahalin. Sa pag-oo ko sa isang tao, humihindi ako sa napakarami pang iba. Ganun din naman sa aming mga pari at sa mga nagtalaga ng buhay sa Panginoon. Sa pag-oo namin sa paanyayan ng Diyos sa buhay na ito, humihindi rin kami sa napakarami pang ibang posibilidad na maari para sa aming buhay. Nagiging totoo lamang ang oo kung meron tayong lakas ng loob na panindigan ang hindi. Hindi pwedeng oo, pero hindi rin kayang humindi. Totoo lamang ang pag-oo kung may kasamang paghindi. Sapagkat sa pagpili ng isa, tumatalikod tayo sa napakarami pang iba. Mga minamahal na kapatid, sa halimbawa ng mahal na Birheng Maria ang ating ina, sana tayo rin ay maging isang sambayan ng handang umoo sa Panginoon, madaling sumagot ng oo sa Panginoon, at madali ring humindi sa mga bagay na laban sa Panginoon. Kaya nga sa araw na ito, tinatanong din ng bawat isa sa atin, kanino ka ba madaling umoo? At kanino ka ba hirap na hirap humindi? Kanino ka ba madaling humindi? At kanino ka naman hirap na hirap umoo? Baka kapag barkada ang nagyayaya, kapag nagyayaya sa inuman, nagyayaya sa pasyalan, ang bilis-bilis ng ating oo, at oo palagi ang tugon natin, nakakahiya kasing humindi. Pero kapag ang Diyos kaya ang nagaanyaya, kapag kaya tinatawagan tayong magdasal at magsimba, mabilis din kaya ang ating pag-oo? O baka naman mas mabilis ang ating paghindi? Parang si Akaz sa ating unang pagbasa ngayon, ang lakas-lakas ng loob niyang humindi sa Diyos. Tayo ba, kapag ang Diyos ang tumatawag sa atin, kapag tinatawagan tayo ng Diyos na iwanan mo na yung masamang bisyo mo, magbalik loob ka na at tuwirin na ang iyong buhay, ano ba ang mabilis nating tinutugon? Oo o hindi? Kapag sinasabi ng Panginoon, talikuran mo na yung masamang gawain at tahakin mo na ang tamang landas, ano ba ang sagot natin? Oo o hindi? Kapag sinasabi ng Panginoon, huwag ka nang mandaraya, huwag ka nang maging korap, huwag nang gumawa ng kasinungalingan, mabuhay ka na sa liwanag ng katotohanan, ano ba ang mabilis nating sagot? Oo
o hindi. Kapag ba sa Diyos, madali tayong umoo, katulad ng mabilis nating pag-oo sa ating mga kaibigan? O baka naman, kapag sa Diyos, hirap na hirap tayong humindi, umoo, at mas mabilis tayong humindi? Mga minamahal na kapatid, kung ang naging tugon ni Maria sa anghel ay hindi, hindi ko gagawin yan dahil may sariling plano na ako. Hindi ko gagawin yan kasi magugulo lang ang buhay ko. Kung ang tugon ni Maria sa anghel at sa Diyos ay hindi, wala siguro tayong Pasko. Dahil umoo si Maria, kaya nagkaroon ng Pasko. Dahil umoo si Maria, kaya dumating at isinilang si Jesus sa ating mundo. Baka kaya hirap na hirap tayong makita si Jesus sa ating mundo ngayon dahil mas maraming tao, mas marami sa atin ang humihindi na sa Diyos. Dahil humihindi sa Diyos, kaya hindi dumarating at nararamdaman si Jesus. Darating lamang si Jesus kapag may mga taong may lakas ng loob na umoo sa Diyos at humindi sa kanilang sarili. Nawa sa tulong ng ating mahal na Birheng Maria, sa kanyang panalangin at sa kanyang halimbawa, tayong lahat magkaroon ng lakas ng loob na palagi at araw-araw tumugon ng oo sa Panginoon. At sa pagtugon natin ng oo sa Panginoon, nangyayaring muli ang Pasko. Sa tuwing tutugon tayo ng oo sa Panginoon, muling isinisilang si Kristo. Sa tuwing sumasagot tayo ng oo sa kalooban, sa plano ng Diyos at sa pamumuhay ayon sa Diyos, nararanasan ng mundo na totoo nga na dumating si Jesus.